fish fillet, yan siya. Yan. So ngayon, ang gagawin ko ay pigyan ko siya ng lemon. Yan. Tapos, maglagay ako ng asin. Tapos, ang minta para hindi siya mas malansa. Hindi siya malansa pag, ano kasi, kaya lalagyan ko siya ng lemon. So, ibabad mo siya muna bago siya i-fry. Tapos, yan. Ang ingredients niya. Yan ang fish fillet. Hummer fish. Yan. Tapos, black pepper. Natural, tsaka salt. Yan. Tsaka yung lemon. Yan. Tsaka yung flour natin. Yung bago ko siya i-fry, ay ilalagay ko siya sa flour para hindi dumikit sa kawali. Yan. Bali, dito ko siya iluluto bago ko siya i-fry para hindi siya didikit sa kawali. Yan. So, ulit ang ating dishes ay itong hummer fish fillet. Black pepper. Lemon. So, pero yung lemon ay ikakap ko yun siya at saka ipiga dito sa ating fish fillet niyan para hindi malansa ang ating fish fillet. So, yan na siya. Pigaan na natin para hindi malansa ang ating fish fillet. Hinugasan ko siya na maigi ang isda kasi alam mo na isda malansa. Pagkatapos ay dinaray ko siya yung natirang unting water ay pinunasan ko ng tissue. Yan siya. So, babag muna natin siya sa lemon. Siguro mga 5-15 minutes. What a part like that. Yan. Para mawala ang lansa. At yung medyo ang asin niya ay ma-absorb sa loob ng isda. Yan. Ano siya? Tapos maglalagay ako ng black pepper. So yan na, meron siyang black pepper. Tsaka ayun, yun ang ilalagay ko yung salt natin. Yan. So yan na siya, may salt na yun siya. Tsaka black pepper, yan, may lemon na din. So hayaan natin siya magbabad ng kahit 15 to 30 minutes na. Yan siya, saka siya, saka natin siya ipa-fry. Tapos pag-fillet natin, syempre ilublog muna natin sa kanina yan para hindi siya lumikit sa ating kawali. Yan. So ito na siya. Yan. Siguro 20 minutes na siya magbabad sa yan, sa pamuta, sa lemon, asin. Yan. So magbabad ko siya na siya mga 20 minutes na. Siguro nag-absorb naman na ito. Yung iimplan natin dito. Kaya ang gagawin ko ngayon ay yan. Mag-start na kasi ako mag-fry. So ang gagawin ko ay iliblog ko na siya sa flour. Yan. Para hindi siya lumikit sa kawali na pagprituhan natin. Yan. Ganyan lang siya guys. Yan. Yan. So, pansin nyo, hindi madami yung flour natin kasi para lang naman kasi ito, ang ating fish ay hindi dumikit sa kawali. Kaya, okay lang ang flour na inalagay natin. Yan. Yan na. Painit na tayo na. Yan. Yan. Siguro mga 1 minute or 2 minutes ay pwede natin siya ilagay sa frying pan. So, yan na. Painit ng ating pita. So, ilagay natin siya. Hindi tayo maglalagay ng maraming flour kasi nga iglilubog lang natin siya sa ating flour para hindi dumikit ang fish natin sa ating kawali. Kaya hindi namin flour ang pag-ubugan natin kaya medyo unting flour lang. Yan. So, yan, yung dito na liit. And then ito. Yan. Thank you.
marami kong hinahanda para sa salad later. Isa pa siya sa mga ingredients sa aking salad na gagawin mamaya. Tapos yung potato, yan, isa rin yun. At marami pa yung ingredients kasi maraming kakain yan. Ayan. Nagpiprepare po ako guys kasi ay magbe-bake ako na ito siya, ready made na to siya, pimplado na po siya, product siya ng alium. Yan ang flavor nito ay barbecue. Yan siya, barbecue flavor siya, pero kaya lang ang pimplado dito nila ay ano na siya, ay medyo iba sila ang timpla nila, ay medyo matabang, so mag-a-add ako ng unting barbecue mix dito para mas malasa siya kasi iba sila, ang timpla nila kasi dito ay parang medyo matabang, so mag-a-add ako ng unting barbecue mix para mas malasa talaga siya at manuot sa loob at ma-absorb sa loob-loob ang kanyang flavor din ng barbecue. Ano na siya, whole chicken, marinated na siya sa barbecue flavor. Yan siya guys. So, open ko na ito kasi mag-add tayo ng barbecue mix. Unti. Open ko na siya. So, dito ko na lang siguro ilalagay sa wait, ilagay ko siya sa plate muna sa ating bowl. Kasi maglalagay ako ng unting barbecue mix. Kasi ano siya eh. Yan to lang siya guys, nag-prepare ng ito, ready-made. Pero, masarap naman to siya, kaya lang medyo natatabangan ako. Yan, so mag-add ako unti lang siya. Para mag-add dun sa kanyang last unti. So, ayan. Maliit lang ang chicken. Regular size naman siya. Hindi ko alam kung umabot ito isang kilo. Ayan. So, siya guys. Tapos, ibibake ko siya. Ano ko siya. Nag-preheat na ako ng oven doon. Sinet ko siya to 20. Ayan. Ito, ililipat ko na siya. Ayan. Ayan siya guys. Yung cream sauce dito ay lalagay natin dyan. Para dagdag sa lasa. Ayan.
Ayan na siya. Na siya. Tapos, ang ginawa ko ay tinaliyan ko lang. Pero hindi masyadong higit yung ano lang, sakto. Sakto lang siya dyan. Ano, sa hindi siya maluwag. Hindi rin siya mahigpit na gusto. So, ngayon, ilalagay ko na ito. Naka-preheat na ako ng oven. Ilalagay ko na siya. At isasalang ko siya ng 1 hour and maybe 15. 1 hour and 15 minutes or in 10 minutes. Yan siya, guys. Yan siya. Ganito lang siya. So, isasalang ko na ngayon siya sa oven. Buksan natin ang ilaw. Yan ang ating oven. Isasalang ko na siya ngayon dyan. Yan siya. Tapos, iset ko siya ng ay 56 yan kasi pero kung may dagdagan ko yan siya mga siguro 15 minutes para maging 1 hour and 10 minutes siya. Yan siya, guys. Nasalang na natin yung ating chicken. Yan na siya after half hour. Ito na ang binake ko na chicken. Yan na siya, guys. Kaya hindi ko siya hinigpitan na tali kasi nga lumulobo pa yan siya. So we have ano na lang. We have 37 minutes na lang ang natitira. At okay na itong ating baked barbecue chicken. Yan siya, guys. Yan siya. After ng ano, after ng 40 minutes. Yan na siya. Malapit na rin itong maluto. Check na natin yung ating chicken. Yan na siya, guys. So, malapit na po yan. We will wait 15 minutes at ito ay okay na at matatapos na po ito. At luto na siya. Yan siya. Yan, ito na ang ating chicken. At tapos na po ito. Yan, natapos na ang kanyang ilang minutes. So, off na natin. Yan. So, ito na siya. Ngayon ay tatanggalin na po natin ito sa kanyang ayan, ito na siya, guys. So, ililipit ko na.